kasamahan sa business sector, mga negosyante, ang ating mga kasamahan sa DA, sa DENR, sa DPI, iba pang mga ahensya ng pamahalaan, civil society organizations, at sa ating mga kaibigan kasama sa advokasya ng pagsasaka at pangingisda. Muli, magandang umaga po sa kanilang lahat. Habang umiikot po kanina, puro agrikultura at pangingisda ang pinag-uusapan. Sabi ko sa sarili ko, ang sarap palang hindi pinag-uusapan ng impeachment trial. Hindi natin masisi ang iba nating mga kasamahan at ibang nating mga kababayan na sinasabing makakain ba yung impeachment na yan. Pero yung pinag-uusapan po natin dito, tiyak ho, makakain ho. Talagang tatanggalin po ang gutom pag tayo po ay naging matagumpay. Pero sasabihin ko po, mahalaga rin po naman ang ginagawa po natin dito po sa impeachment. Mahalaga po na mayroong public accountability. Ngunit ako'y naniniwala, in our pursuit of justice and accountability, it should never be at the expense of job creation, raising the incomes of our farmers, our fisher folk, and our workers, and of course, economic growth. That's why we are here today. Magandang umaga po, at talaga namang maganda ang ating umaga, maganda ang sikat ng araw, at malabig ang simoy ng hangin. Habang po tayo narito ngayon, ang binibigyan po natin ng panibagong sigla, ang nakita po niyong AVP kanina, ang sektor na maaari nating sabihin matagal nang naghihingalo at uugod-ugod, ang ating mga magsasaka at mangingisda, ako'y naniniwala ang tunay na haligi ng ating bansa. Kung wala sila, wala tayong pagkain sa pangaraw-araw. Halos kalahati ng ating ekonomiya ay galing sa agrikultura at agro-industrial enterprises. Kung wala ang ating mga magsasaka at mangingisda, gutom ang ating sasapitan. At kapag malawakan ang kagutuman, walang kapayapaan at walang kinabukasan. Ang Pilipinas ay isang bansang naka-angkla sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Yan ang katotohanan. Dahil dito, kinakailangan nating ibalik ang pagpapahalaga sa ating magsasaka at mangingisda. Mahigit 60% ng ating manggagawa ay direkta at indirektang nasa sektor ng agrikultura. Gaya ng nasabi natin kanina, halos kalahati ng ating GDP ay galing sa agrikultura at mga industriyang nakaangkla dito tulad ng manufacturing, processing, retail at transport. Hindi natin lubos maisip kung bakit hindi umuusad ang sektor ng agrikultura at pangingisda sa loob ng 30 taon. 20% lang ang inusad ng sektor. Hindi nito kayang tugunan ang pangangailangan ng buong populasyon. Kaya naman po pala umaasenso pa po tayo. Hindi po po tayo umaasenso kung ikukumpara sa ibang bansa. Kalahati ng ating populasyon ay umaasa sa isang matamlay at makupat na agriculture economy. Hindi tulad ng ating mga kapitbahay, kapitbansa, Taiwan, Malaysia, South Korea, Thailand, pati na rin ang Vietnam, Indonesia, kumaripas sa paglagpas sa atin. Tinutukan nila ang modernisasyon ng agrikultura sa kanilang bansa. Binigyan ng halaga ang magsasaka at mangingisda. Ngayon din ang pag-aangat ng kalagayan ng kanilang agriculture sector. Dito sa atin, naging malakas ang mga boses ng mga nakarang liderato. Ngunit karampot ang nagawa upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa sektor ng agrikultura. Kaya ngayon, ako po ay natutuwa na ibalita po sa inyo na sa ating sama-samang pamamagitan ng ating sama-samang pagkilos, nabigyan ng pansin ang napakahalagang sektor. Noong Pebrero ng nakarang taon, isinulong po ng COCAPAM at ng DA ang AF 2025, isang abokasya na kinatawan
ng iba't ibang sektor na naglayong magkaroon ng pangmatagalan at klarong direksyon para sa agrikultura at pangingisda sa ating bansa. Isang roadmap. Isa sa konkretang resulta ng AF 2025 at sa pagtulak at pagtulungan ng DA at ng POCOPAM, ngayong taong 2012, mahigit 50% ang naging dagdag sa budget ng ating departamento. Ito ang pinakamalawak na karagdagang pondo sa kasaysayan ng departamento. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang ating Department of Agriculture nung nakaraang budget debate sa pagpresenta ni Secretary Procy Alcala ay tunay na nakatutok hindi lamang sa pangunlad ng ani o yung tinatawag na yield o output, kundi mas mahalaga nakatutok na rin sa pagpapataas ng kita ng ating mga kababayan sa rural sector. This is the first time that in the budget presentation of the department, one of the priorities is to raise incomes of rural folk, which has never been done in previous budget presentations. Ang masasabi ko lang ho, sa wakas, binibigyan ng halaga ang magsasaka at mangingisda. Ang hamon sa atin ngayon ay kung paano palawakin ang ating mga nagawa at may sulong palalo ang ating mga adhikain. Hindi na maaari ang dating gawin. Kung dati halos walang pakialaman, ika nga, sa agrikultura, nariyan ka, nariyan kayo, kayo-kayo, kami-kami, e ngayon po, nagsasama-sama para sa isang layunin. Iyan ay walang iba kundi magpayaman ng ani at malagyan ng dagdag na kita ang bulsa ng ating mga magsasaka at mangingisda. At dito, pumapasok ang sakip-saka. Lumalayong makamit ang isang sustainable at modernong agrikultura at pangingisda, pati na rin ang pagkaroon ng food security sa bansa sa pamamagitan ng pagkukup ng agrikulturang mga komunidad. Pagyamanin at mayangat ang kalidad ng buhay at punan ang mga pangangailangan ng mga nasabing komunidad. Magsasaka at mangingisda, mahalaga. Pito ang natukoy nating mahalagang haligi ng sagip-saka. Ang mga ito ay padaliin ang paraan sa pagkakaroon ng puhunan, access sa merkado, infrastructure, research and development, pag-oorganisa ng magsasaka at mangingisda, paniniguro ng quality and steady supply of produce at paghahanda sa climate change. Sa ngayon, ang inyong lingkod ay naglaan ng 100 million mula po sa Priority Development Assistance Fund para suportahan ang pilot agriculture communities. Sa tulong po ninyong lahat, nais nating palawakin pa ito at dagdagan pa sa second half ng 2012 upang masaklaw ang mas marami pang mga komunidad sa ating bansa. Nais nating pasalamatan ngayon lahat ng tumaya na rin sa programa. Sa Secretary, kay Secretary Procy ng DA, paglalaan ng 20 million para sa Ipocao Rice Therapy Restoration. Ang pamahalang lokal ng Cavite, naglaan ng 5 million para sa ating mga pilot community sa sagip-saka sa kanilang lugar. At ang pamahalang lokal, pamahalang panlalawigan ng Bohol, nandito po si Go, paglaan ng 4 million para sa ating Bohol pilot communities ng sagip-saka. Nananawagan tayo sa iba pang mga pamahalang lokal na suportahan ang programang ito at ipakita ang pagpapahalaga sa ating mga magsasaka at sa ating mga mangingisda. Nais din natin ibalita sa inyong lahat ang ating layo na mabuksan muli ang ACEP o yung Agriculture Competitiveness Enhancement Fund. Binaliktad po natin, ngayon po, ang bulto ay para sa grants. Ang mas maliit na halaga ay para sa pautang sa tamang proseso. Funding support para sa iba pang mga komunidad. At kasama na rin po ang programang sagip-saka. Kung dati ay puno ng intriga, ang ACEP ngayon transparent na po. At ang transparency ay mahalaga kapag malakas ang pakikipag-ugnayan ng pribadong sektor at ng gobyerno
mas marami po ang involved, mas marami po ang nagbabantay, mas tiyak na magagamit sa maayos ang pondo. Hindi yung mga bogus ng mga organisasyon, hindi yung mga kung sino-sino lang ang nakakaalam. Ito po bukas sa lahat, transparent, at matitiyak po nating tama ang gamit ng pondo. Simula lamang po ito ng saripsaka. Ang ating layon ay mapalaki at mapalawak pa ang programa upang mas marami pa ang maaabot. Hindi po ito abuloy dahil bawat komunidad ng Sagipsaka ay dumaan sa matinding proseso at mayroon tayong mainam na screening process at patutuntunan para sa mga beneficiaries. Mayroon pong very strict criteria. Sinisiguro po natin sa bawat komunidad ng Sagipsaka ay may matibay na pagtutulungan ng isa't isa para po magkaroon ng maliwanag na programa at resulta. Ang five pillars po, ang Department of Agriculture at iba pang sangay ng gobyerno tulad ng DTI, ng DAR, ng DNR, ang business sector, narito po ang Jollibee, narito po ang Bounty Fresh, narito po ang iba pa, mamaya po ipapakilala po sa inyo, narito po ang maraming ang Chamber of Commerce narito po para po suportahan ang ating programa. Ang mga kooperatiba at magsasaka ng magsasaka at mga isda. Pangatlo, pang-apat, ang civil society organizations at microfinance institutions at ang huli, ngunit sila po ay critical, ang pamalanglokal. Lima po yan. Pag hindi po nagkatugon-tugon at nagsama yung lima, hindi po magiging matagumpay ang programang ito. Pinepwersa po tayong magtulungan, hindi mang pinepwersa. We are being compelled to work together. We are being compelled to come together. We are being compelled to share resources. We are being compelled to unite and move forward. Ang Sagipsaka ay katuparan ng malawakang pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Hindi ito mangyayari kung hindi sa tulong ng Department of Agriculture, ang ating NGO partners, ang civil society organizations, ang pamalang lokal, at ang mga negosyante. Ang tunay na pagkakatatuparan ng ating adikhain sa Sagipsaka ay ang makita nating matiwasay at ang pamumuhay ng ating agriculture and fisheries sector. Bakit po sa Thailand? Yung mga magsasaka po nila, 4x4 po ang binibili sa sakyan. Number one po ang Thailand sa mga bumibili ng 4x4. Dahil po mayroong kinikita ang kanilang mga magsasaka. Ano na lang ang mangyayari sa Toyota, dyan sa may Calabar Zone? Ano na lang ang mangyayari sa Hyundai? Ano na lang ang mangyayari sa Panasonic na nagpo-produce ng mga DVD player? Kung biglang umangat ang kinikita ng kalahati ng populasyon ng ating bansa. Eh, mauubos po ang kanila at puputi po ang kanilang buhok sa paglalabas ng mga sasakyan, mga DVD player, dahil meron ng purchasing power ng ating mga magsasaka at mangingisda. At pag nangyari po yun, eh talagang aabot na po tayo sa developed nation status. Hindi lang natin matatapatan ang Thailand, ang Malaysia, ang Vietnam, lalampasan pa natin sila. Kailangan natin basagin ang lumang perception. We have to get rid of the old paradigms. We have to get rid of the old mindset. Ngayon ang bagong paradigm, ngayon ang bagong mindset. Unahin po ang magsasaka, unahin po ang mangingisda, at sunod-sunod na po yan. Gaganda ang ating ekonomiya, gaganda ang ating kinabukasan. Ang Sagipsaka ay isang revolusyon, hindi lamang sa pagsasaka at pangingisda, kundi sa pag-iisip. Sana ay patuloy nating tulungan at suportahan. Ito'y simula pa lamang. Maraming salamat, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Senator Kiko Pangilinan.